Tara, party tayo, ganun. Yun na yung, that's my thing now. Yeah, boy. Hello, guys. Papakita ko sa inyo, ha. Yung ibon muntik na akong atakihin. Tinitignan ko, sabi ko, ba't wala na yung mga, ano, yung mga baby na ibon dito. Tapos, yun pala, nakalipad na yung mga baby. Teka, papakita ko sa inyo. Hahabulin na naman ako nito, grabe. Tapos, parang, kinain niya kasi yung, apat kasi yun. May mga malalaking feather dito, grabe. Baka atakihin ako ng ibon. Ah! Stop it! Get some help. Kasi isang baby andito. Inatake ako ng nanay. Teka nga, paparinig ko sa inyo, ha. Pinatunog ko yung tunog ng baby niya. Kasi nakita ko kanina. Ito yun. Magpapanik yung mga yan. Pakita ko sa video. Hindi ko lang kung nakita niya. Ayan. Ito yun, no. Nakita ko. Tapos nung... Ala, ayan, no. Tingnan niyo. Tapos tutunog ng... Mag-iingay yan. Tatawag yung nanay niya. Ayan. Ala, ayan, nanay. Naririnig niya yung anak niya. Ayan, no. Akala niya nanghihingi ng tulong kasi. Isa pa. Lama. Ulo! Asan na yun? Ayan na! Ulo! Akala niya. Ayan na. Anyway, tara na. Nakita ko yung isa. Yung tatlo hindi ko nakita. Asan na kaya yung tatlo? Hindi kasi abot ng CCTV ko yung bubong ng pergola, eh. Okay na, yun yung malaking ibon. Tapos nakita ko dito kanina. Actually, ayun na nga, may malaking ibon. Itong dalawang, yung parents na to, tinatry niya i-deter yung mga ibang ibon na malalaki. Galing nga yun. Asan na kaya yung mga baby? So yun, inaantay lang namin kasi sila makalipad. Kasi itong pergola, ililinisin namin. Tapos, i-sustain para tumibay. Ganun daw yung kalat, guys. Ay, andun yata yung anak niya. Hindi ko alam. Hindi ma-zoom, eh. Pero, baka nagtatago. Usually kasi kinakain yun ng mga malalaking ibon. Like yung falcon, tsaka yung mga agila dito. Grabe, asan na kaya yung tatlo? Anyway, yun lang. Pinakita ko lang sa inyo. Kasi narinig ko. Nagising ako ingay yung mga ibon. A few moments later. Good morning, guys. Ayan, for today's video, dadalin ko yung Tesla sa office first time. Kasi hindi ko talaga dinadala yung... Hindi ako nagdadala ng kotse sa office, alam niyo naman yun. Pero grabe, tignan niyo. Grabe yung fog, para tayong nasa... sa Baguio yarn. Ay, hindi ako alam kung masyado kayo. Ayan, nakita niya, di ba? Oh. Okay, anyway, let's go. Hello, guys. Ayan, grabe, parang wala naman ako makita. Hala, paano yun? 7:20 AM. Let's see. Grabe, hindi ko na makita yung puno dun. Ano ba yun? Let's see. Gano'n kaya ka? Traffic pa naman kapag ganito ng oras. Pero bilang may dala akong sasakyan, mas traffic. Kasi kapag bus, guys, ang kagandahan kapag nagbabas ka, pwede yung bus dumaan ng shoulder lane, yung pinaka left side, yung, di ba, fast lane, yung sumunod pa doon, yung pinaka gilid, yung bawal takbuhan ng mga sasakyan, private na sasakyan. Pero kapag emergency, like yung mga police, itong mga bus, hindi emergency, pero yung mga public bus, pwede dumaan doon. Kaya mas maganda yun. Anyway, ngayon matatraffic ako. I don't mind, it's Friday. Tapos yung isa pang downside ng pagdadala ng sasakyan, syempre mahal yung parking sa downtown Chicago. Eh, yung office ko, diba, sa downtown. Pero medyo reasonable na ba yun? Yeah, reasonable yung price na nabili ko, nabayaran kong parking. Kasi you have to pay the parking in advance. Ang nabayaran ko is $20 or 21 something kasama yung tax. Which is dun mismo sa building namin. Sabi niya, oh, wala kayong free parking. Eh, hindi na, lalo sa downtown, guys, if you're working in Chicago, sa, yun nga, sa city, wala namang free parking doon unless, kapag talaga doon sa downtown, ha, pero kapag nasa outskirts ka ng Chicago, like yung mga, tawag doon, wala ka sa pinaka-downtown, may mga free parking siguro, like, yung, hindi ko alam, pero sa amin wala. Isa pang kagandahan din, first time ko din lang yung Tesla, siyempre, wala ng gas-gas bilang electric car to. Sabay na ubusan ng battery, no? Uy, huwag naman. Hindi, chinarge ko to agad. Makaka-uwi pa to sa baligan. Grabe talaga yung ano, guys. Tingnan nyo naman. Wait, may nakailaw ba? Sabihin nyo. Hindi ko masyado kabisado. Hindi pala kabisado. Welcome to Chicago, everyone!
big red na building na yan on your right. That is my office. Whew, I made it. Wow, fashionista yan. Nice. One eternity later. Hey guys, ayan, labasan ko na. Pick up lang ako ng Jollibee kasi nag-take out ako para pwede kong uwi sa bahay. Ang traffic, oh my gosh. Dala pa naman ako ng SUV, diba? Ayun na, malapit ko sa Jollibee. Sabay hindi, sana ready na yung order ko. Charan, ito si Jollibee. Biraan, sarap. Sarap ay saya pala. Charan. Grabe guys, it's just 1 a.m. tuloy, 1 p.m. pero grabe na yung traffic pa uwi. Usually traffic lang dito pag rush hour, pero since Friday ngayon, pa uwi ito ha. Para akong nasa EDSA or nasa C5, gusto nyo yun. Though moving siya, hindi siya yung pwede kang manood ng ano, yung parang, yun, bumper to bumper is what I'm saying. Pero I still have, sabi dito sa screen dito sa Tesla, 47 minutes. So kanina, eto nakikita nyo tong shoulder lane sa left. Yan yung shoulder lane na hindi pwedeng daanan. Pang ano lang yan, pang emergency. Just nahuli yung isa. Hindi ko na, may nahuli yung isa kanina. Ang dami ko, kaya yung ko nagdadala ng kotse eh. Kasi ang dami ko na witness. Kanina may nahuli sa shoulder kasi nagmamadali. You know, everyone's in a hurry. Nahuli siya. Gusto niya, kala niya makakauna siya. Tapos yung nasa right ko naman, hala, nakakita ko na nagbongguan. Which is, I don't know, kind of normal. Here in Chicago. So ayun, tao-tao kasi nasa tabi ko, nagbongguan yung dalawa, ano pa. Huwag kayo mang damay kung gusto nyo kayo lang. Tignan nyo yung kabilang side ang traffic, yung mga papunta ng city. Kasi ako pabalik na, pa-uwi na ako ng suburb. Mas traffic sila, syempre. Kasi maraming ganap ngayon sa city, it's a weekend, you know. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. And for today's video, sagutin na natin yung mga comments nyo sa last video. Pero bago ang lahat, kung bago ka dito sa channel na to, hello guys, ako po si Vince, Filipino living the American dream at gumagawa ako ng mga Buhay America vlogs. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button at yung bell icon para updated ka kapag meron akong bagong uploads. So I upload my vlogs every Saturdays, 12 to 1 p.m. Manila time. And yun nga, sinasagot natin yung mga comments sa latest video. Let's go! Marden! Hello! Gabriel Pogi, paano po if you got no relatives to petition you? How could I still get there? Should I find employer for work visa? I am 14, need to get citizenship by 19. For a reason, joining military, I mean, sana po masagot. Ano ba? Ba't walang ano? Walang period or kama? Yung totoo, Gabriel Pogi. Sige. Paano po if I got no relatives to petition you? How could I still get there? Should I find employer for work visa? I am 14, need to get citizenship by 19. For a reason, joining military, I mean, sana po masagot. 14 ka pa lang, I don't think you can find an employer at 14. Meron ba nakakaalam, guys? Comment down below. Inatas ako sa ano, Gabriel Pogi. I don't think makakahanap ka ng work visa at 14 years old. Ah, kasi, tapos sinabi mo, you need to get the citizenship by 19 kasi 5 years. So, I mean, yes, kapag nakahanap ka ng employer, in a, tawag dito, in reality, kapag nakahanap ka ng employer na magpe-petition sa'yo for an EB, at let's say, EB3 visa. So, you parang yung sa amin, 5 years ka mag-stay and then dito sa US, tapos mag-apply ka na citizenship after 5 years. So, yun. Ayun. Oh my God! Wow! Hindi ko lang sasabi ko. So, ayun, Gabriel Pogi. Tapos, Gabriel Pogi, yun na, if you wanna join the military, alam ko meron silang age limit. Meron silang age limit. Tapos, hindi siya pwede sa mga, I don't think pwede mga naka-tourist visa dun. Kasi hindi naman ang visa, ang tourist visa is for tourist visa, diba? Pwede kang pumasok sa army, I think, kapag green card holder ka. I-google natin, hindi ako sure. A few moments later. So, Gabriel Pogi, based on my research, yes, yung mga green card holder, at syempre yung mga US citizen, kapag green card holder ka na, pwede kang pumasok ng military. So, yun. Jinsen Cano, medyo malapit-lapit na talagang American dream ko. Parang boss ko, parang pang-anime. Nelo, 7001. Hello, Kuya Vince. Di ko alam if na-explain nyo sa previous videos, pero bakit di na lang kaya mag-drive kayo straight to the office? Sorry, kakabalik ko lang ng social media. Nag-review for CPALE. Wow, CPA licensure exam. Buti nakapasa, at least worth it yung pag-miss ko sa mga videos nyo. Wow, congrats, ito naman. Okay lang, at least nakapasa ka sa, ano, diba, sa CPA licensure examination. Uy, congrats talaga.
kasi mahirap yung exam na yan, alam mo. So ang tanong niya is, di ko alam kung if na-explain ko daw sa previous videos, pero bakit hindi na lang ako magdala ng kotse sa office? Kasi yung work ko, pangalan to, Nelo, yung work ko sa downtown Chicago, and kapag kahit naman sa ang city, let's say nasa New York ka, nasa LA ka, I don't know, sa LA, doon na kapag LA na. Pero sa New York, or yung nasa Chicago, kapag nasa major syudad ka, pag nasa major city ka, sobrang hirap ng parking. Well, hindi naman sobrang hirap, mahal. So, kahit yung mga ka-office mates ko, yung VP namin, manager namin, wala nagdadala ng sasakyan. Talagang, we all park sa, either sa bus station, sa mga suburb, yun nga, suburb. Tapos, nag-ano kami, either nag-train, pero ako, nasa mga vlogs ko naman, diba? Kasi malapit dito sa amin is bus station, which takes me all the way sa downtown Chicago. So yun, ganun ginagawa ng mga tao, iniiwan yung mga kotse doon sa parking lot, ganun ginagawa ko, free dito sa amin yun, tapos yun, magbabas na ako. And then, pag-uwi, ganun ulit. So yung bus na yun, pabalik dito sa amin, then doon ko na pipick upin yung kotse sa parking lot ng bus station. Or sa train station, doon sa mga ka-office mates, or sa mga ibang mga working class dito sa Amerika. Pwede naman, usually, sometimes I bring my car, pero sobrang rare. Kasi, tignan mo ha, yung bayad ko sa bus, $4 lang one way. So, syempre, buuwi pa ako, $8 a day. Yung parking sa office, swerte na makahanap ako ng wala ko nakitang $15 na whole day ha. Kasi meron dito 3 hours, parang per hour sa. Tapos kapag whole day naman, meron ako nakitang $20. Let's say, thrice a week ako nasa office, and then 20, kung dadalhin ko yung kotse, 20, edi $60 a week yon, ma'am, sir. Napakamahal. Parang basta mahal siya. Although, minsan naiisip ko na rin siya kasi lalo ngayon, naka-Tesla naman na ako, hindi na ako nagagas, edi mas madali siyang dalhin na hindi na ako magagas. Siyempre, mas tipid. So, ayun, minsan, actually, kino-consider ko dalhin yung kotse once a week, lalo pag Friday, para makauwi ako agad. That's the reason why hindi ko dinadala yung kotse sa office. Scooterista, congrats sa vlog mo, classmate from 7Zil! Oy, hello naman, kamusta, scooterista? Ernesto Pogi, nagmura! Ganda ng backyard nyo sa idol. Backyard nyo, idol. Sarap mag-ihaw-ihaw dyan. Oo, totoo, Ernesto Pogi. Grabe, ang sarap mag-ihaw dito. Parang ang enjoy. Kaya pala dati, nung bagong salta pala ako dito sa Amerika, nung Pilipino pa ako, Pilipino pa ako, nung bagong salta pala ako dito. Sabi ko, bakit mga tao dito ang hiling mag-grill? Gusto nilang hangout. Tara, grill tayo sa backyard. Samantala ko dati, bagong salta ako dito. Tara, party tayo. Ganun. Hindi, ngayon, yun yung na-appreciate ko. Simula na kabay din ako, syempre. Mas gusto ko nalang mag-chill sa backyard, mag-less grill, ganyan. Yun na yung, that's my thing now. Chill sa backyard, grill, you know, inom-inom, ganyan. John Dale Di Mayuga, ganda ng new vlogging ka mo now, Kuya Beans. Waiting sa next vlog at laro nyo ulit ni Lali. Kuya Beans, yes, John Dale Di Mayuga, ang likot ni Lali, promise. As in, ganun talaga yata yung mga French Bulldog. Meron silang zoomies, literal. Everyday talaga, ang hyper niya. Thank you. Oh, yung ang ganda nitong vlogging cam, promise. Ang linaw, 'di ba? Maski naglalakad ako, hindi siya shaky. John July Chu. Grabe, 4 years ago first time kong mapanood vlog mo about adjustments living in America. Ngayon biglang nag-pop up vlog mo at charan, citizen ka na. Congrats, brother. Congrats, brother, and hope to see you soon. Thank you naman, John July Chu. Yan. Dati pinapanood mo ako Pilipino pa ako. Ngayon, pinapanood mo ako bilang American. What feeling? So ayun, wala nang bago sa akin, ako pa rin to. Hindi lang akong tatagalog masyado. Wah! Then joke lang. Hindi ko tatagalog, pero kausap ko kayo Tagalog. Ganyan. Tinatagalog ko nga yung mga ka-office mates ko eh. Follow nyo ko sa Instagram, makita nyo yung mga ka-office mates ko. Tinatagalog ko. Tinuturuan ko sila ng Tagalog na tamang Tagalog. What's up, alam nyo na yan. So ayun, yun lang yung mga comments for today's video. Thank you so much for watching, guys. Kung meron kang tanong, anything about buhay America, comment down below. At if you haven't yet, please follow me on my social media accounts. And kung hindi ka pa naka-follow dito sa channel na to, or subscribe sa channel na to, please subscribe to this channel. Again, I upload my vlogs every Saturdays 12 to 1 PM Manila time. Please click the bell icon para updated ka kapag may bago akong vlog. And again, if you wanna connect with me, please follow me on my social media accounts. At magkita-kita tayo on the next vlog!